First, I really wanted to do another romantic comedy. My first and last was Got to Believe. That was in 2002. So yun. So sabi ko, parang series of family drama and drama love stories naman yung nagawa ko. So parang gusto ko naman, I want to do something light. Tapos pangalawa, matagal na talagang binabalak na magsama kami ni Toni Gonzaga. In fact, there were a lot of projects before na dapat pinagsamahan namin pero hindi natuloy. So yun. So yung bata palagi sinasabi, Inang, kailan naman tayo? And I would always tell her that, you know, isang araw mangyayari na lang yan. Third, matagal na rin binabalak na magsama kami uli ni Piolo Pascual after Milan. No? So yun, so matagal na rin kasing panahon. Ganun din, marami rin projects na dapat tama yun sana pinagsamahan, pero hindi natuloy. Those three reasons, no? Until one day, I chanced upon this sequence treatment written by Miguel Sevilla. Sabi ko, ay maganda to kasi ano, parang pwedeng paglaruan, pwede kong gawing parang comical, comedy, romantic comedy siya. So the moment I said that, ito na si Malu. Yung aming boss sa Star Cinema. Oh, yan! Sige, gawin mo yan. Sige, mag-romcom ka uli. Ganyan, ganyan, ganyan. And everybody was saying that, sige, Inang, mag-romcom ka uli. Gawin mo uli. Gumawa ko uli ng romance comedy. And Malu said, sige, Lev, ganyan, ganyan, ganyan. Gawin mo na with Toni. O si Toni ang artista dyan, etc., etc. So sabi ko, Malu, can I just review the material? And let me feel kung tama nga for Toni. Tapos nung last year, 2 years ago, in 2012, nakita kami dun sa Christmas special ng ABS. So right away, itong si Malu kasama ko, right away sinabi niya, oh, magkakatrabaho na kayo ni Inang. So yun, so sabi ko, talaga po, Inang, Inang, wala nang bawian. Sabi naman ito, wala nang bawian, Tita Malu, ganyan, ganyan, ganyan. So right there and then, I felt committed na ako to do a project with Toni. I reviewed the material of Miguel, and I said, sabi ko, sige, sino naman na kaya ang pwede makapareha ni Toni? And Malu said, Olive, bakit hindi na lang si Piolo? Pasok natin si Piolo dyan, siya yung maging leading man ni Toni. So I said, okay, pag pinasok natin si Piolo, it cannot be a completely comical thing. Sabi ko, magdadagdag na ako dito ng drama. So that was what happened. Miguel's material was really about a couple about to break up. So yun, sabi ko, so with Toni and with the ages of Toni and Piolo, sabi ko, parang mas maganda yata if we do a material or a film on exes. Nag-break up. So yun. And then, yun nga, nausap kami ni Carmi, who's the writer and at the same time, the creative producer of the film, no? And yung creative supervisor namin at that time na si Ange. Paano natin magagawang iba ito sa other story on couples na nag-break, etc., etc. And then one day, si Ange came up with this idea. Sabi niya ganun, you know, there's this futureme.com. It's like, ano yun? It's a site na where you can write to yourself, to another person, and send it in the future. So I really, really found that interesting. So nagkaroon kami ng premise na what if one day, you get an email from your ex, from a person whom you loved dearly in the past, but you hurt, and then now you get an email from this person. Doon nagsimula yung entire idea ng starting over again. So yun, nag-brainstorm na kami on what the story is going to be, and I said that, okay, magiging perfect na yung combination ng Toni Piolo, kasi merong comedy, di ba, na mabibigay ni Toni Gonzaga, and at the same time, yung drama na inherent naman kay sa isang Piolo Pascual. Carmi started writing the treatment, the storyline. So noong una talaga, ang gusto ko talagang gawin, wala lang, parang Got to Believe, laro, tawa-tawa, ganyan, irreverent comedy, parang ganyan sa love story, about the desperation of a woman who hurt a person in the past and now would want him back. Pagkaluka-luka, yung pagka-desperada ng isang babae, how far will you go, no, to get or to correct a mistake or to get the person back. So yun, after realizing that he is the one for you. But eventually, as the creative process went on, I don't know, because dahil siguro sa ako ito, si Olive, parang palaging hinihingi ako ng Star Cinema ng bakit gagawin niya yun ng character or ano ang motivation ng character, etc., etc. So, bakit gagawin niya ng character ni, ba't gagawin niya ni Jeannie? Bakit gagawin niya ni Marco? So, ang dami ng hinihingi na justifications or motivations until the material started getting real. Kailangan kong i-justify, kailangan kong gawing human. So yun. So hindi na siya naging parang the one that I initially intended it to be na comedy, na really rom-com. So yun, that can really go beyond minsan yung logic na. Habi ko, sige. So I think at some point, no, Carmi and I had to accept, no, the fact that what we're doing is not really just a romantic comedy, but it's really more of a real love story na drama
na with a lot of light moments. So sabi ko, sige, i-experiment ko naman ito na i-marry ko yung dalawa, yung hyper-real with real. So that was what happened. That's starting over again. Starting over again is a love story. It's about a couple na na-in-love, nagmahalan, tapos nagkahiwalay for some reason, tapos nagkita ulit. Tinatanong nila bakit sila nagkita, ano matutunan na sa kanilang bulang pagkakita, tinitignan nila kung merong pag-asa sila magkabalikan. That's basically the story of this film. Roller coaster of emotions, may katatawanan, kilig, lungkot, drama. Ako, para sa akin, higit sa lahat yung pagkatapos, meron silang pagtatanong. At what is your definition of starting over again? What is your definition of new beginnings? What is your definition of second chances?